box upang magsilbing attendance ninyo sa webinar. Tiyakin na nakabukas ang inyong camera upang kahit papaano ay maramdaman ng ating mga tagapanayam ang inyong presensya at makitang kayo ay talagang nakikinig sa kanila. Bubuksan o i-unmute lang ninyo ang inyong virtual na mikropono kung kayo ay magsasalita. Ngunit kung hindi, ay siguraduhin na nakasara ang inyong virtual na mikropono upang hindi sagabal sa talakayan. Paalala po para sa lahat, bago pumasok sa platapormang Google Meet, tiyakin na nakalagay ang buo ninyong pangalan sa ibaba ng inyong video upang madali ang pagtawag sa inyo ng ating tagapanayam. Mangyaring bumati sa chat box upang magsilbing attendance ninyo sa webinar. Tiyakin na nakabukas ang inyong camera upang kahit papaano ay maramdaman ng ating mga tagapanayam ang inyong presensya at makitang kayo ay talagang nakikinig sa kanila. Bubuksan o i-unmute lang ninyo ang inyong virtual na mikropono kung kayo ay magsasalita. Ngunit kung hindi, ay siguraduhin na nakasara ang inyong virtual na mikropono upang hindi sagabal sa talakayan. Bago natin formal na simulan ng ating talakayan sa araw na ito, ayuko po natin ang ating mga ulo para sa panalangin na pangungunahan ni Binibining Ella May Argillas at susundan naman ito ng pambansang awit ng Pilipinas sa pamamagitan ng audiovisual na presentasyon. Tayo na at manalangin, Panginoon naming Diyos, maraming salamat sa biyaya na ibinigay mo sa amin ngayon. Gabayan niyo po ang aming magiging talakayan ngayon at bigyan niyo po kami ng lakas para mas maibahagi namin ng maayos ang itatalakay namin ngayon. Patnubayan mo po ang araw na ito sa aming lahat upang magampanan namin ang aming sariling tungkulin. Bigyan niyo po kami ng gabay at pagkalinga sa pagtupad ng aming mga gawain. Bigyan mo po kami ng tulong sa aming mga desisyong ginagawa. Pagpalain mo ang aming mga buhay sa matiyagang paghahatid sa amin ng mga leksyon sa araw-araw. Pagpalain mo rin po ang aming mga magulang sa patuloy na pagsuporta sa amin. Ikaw po ang aming sandigan at kalakasan, lalo na sa panahon ngayon ng pandemya. Maraming salamat, Ama. Amen. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Hayang mag-iliw, kailas ng sinahanan, ipaalam ng puso sa itik ko'y buhay. Upang inihilitan, kuyakan ang makiting sa manlutupin, di ka pasisigil.
Isang mapagpala at maaliwalas na umaga po sa lahat ng narito, lalong-lalo na sa ating napakagandang guro na si Binibining Isa Camar. Maligayang pagdalo po sa ikalawang serye ng Wikarunungan 2021 na may temang pagdalumat sa mga tuntunin ng pagbaybay sa wikang Pilipino, bayanihan ng mga Pilipino major sa pagpalambo ng kaalamang pangwika. Ako nga po pala si Edma Rose Garcia Pedablanca, ang inyong tagapagdaloy sa araw na ito. Naniniwala ako na magiging makabuluhan ang araw na ito dahil magkakaroon tayo ng bagong kaalaman at karunungan galing sa ating mga tagapanayam. Ngayon, magalang kong inaanyayahan si Binibining Isa Camar bilang guro sa Pilipino para sa kanyang pambungad na pananalita. Bigyan po natin siya ng virtual na palakpakan. Okay, magandang umaga sa ating lahat. Mapayapa at mapagpalang araw sa ating lahat. Lalong-lalo na sa mga first year na naririto, maraming salamat sa oras at panahon na kayo ay dumalo sa webinar na pinangungunahan ng mga fourth year Filipino major. Salamat sa pakikilahok, pakikiisa sa programa nila. Binanggit ko na sa inyo, kahit naman sa group chat, na ang Wikarunungan na ginagawa ngayon ng fourth year, okay, sa pamumuno rin ng Filipino Club Officers ay para sa mga first year, para sa inyo ito. Kanina sa group chat natin, ang daming nag-excuse, no? Lilinawin ko lang, yung pinatulutan ko na mag-excuse ay yung yung religion nila pag Saturday, yung Adventist, tatlo sila. Pero may iba na nag-excuse kasi mayroon silang mga dapat gawin. Okay. So pag-iisipan ni Ma'am kung ano yung gagawin sa kanila. Maari ko silang excuse sa attendance pero tignan lang natin sa pasulit. Okay. Ulitin ko, tatlo lang yung pinayagan ko sa section na excuse sa Wikarunungan. Okay? Yung tatlo na Seventh Adventist. Okay. Ngayon, inaasahan ko sa lahat ng first year na makilahok kayo sa gawain ng fourth year. Okay, so sinabihan ko na sila kanina na kung sino yung magpa-participate, iti-take note para sa oral participation. Gayun din, kung may mga katanungan na islinawin, magtanong lang sa tagapanayam pagkatapos ng kanyang lektura. Okay, so inaasahan ko ang lahat na mag-participate ha, mga first year. Tandaan nyo, para sa inyo itong ginagawa ng fourth year. Sa susunod na taon, yung mga third year naman ngayon na magpo-fourth year, sila naman yung sasagawa ng Wikarunungan. Every year natin ito siya gagawin, bahagi ng programa ng BSED Major in Filipino. Siyempre, sa ideya rin ng Pangulo ng Filipino Club Officer na si Ginoong Irizarry. Okay, so siya yung nakaisip ng Wikarunungan. Okay, maraming salamat. Okay, gayon din sa mga tagapanayam nga pala, salamat sa oras at panahon. Alam kong busy tayong lahat, pero pinagkakasya natin yung oras natin sa araw na ito para maisagawa itong Wikarunungan. Okay, so sinabi ko na rin sa inyo last meeting, last na webinar natin, sa mga fourth year na yung department chair natin ay natutuwa kasi ang programa natin, syempre, sa pamumuno ng Filipino Club Officer ay nagsasagawa tayo ng ganitong klaseng gawain. Okay, sabi ko nga doon sa post natin, handog ng fourth year Filipino major sa mga first year Filipino major, di ba? Okay, so naway ma-appreciate na mga first year itong ginagawa ng mga fourth year. Okay, naway marami kayong matutunan kasi ang purpose namin sa pagsasagawa nito ay maturuan kayo paano nagbabaybay tayo, paano nag-spelling tayo gamit ang wikang Filipino. Alam kong karamihan sa inyo, alam pa rin ninyo na pambansang wika ay Tagalog. Okay, so naway marami kayong matutunan. Okay, wag lang tayo laging mag-leave dito sa Google Meet kasi mapuputol yung panunood ninyo. Okay, so enjoy po tayo. Okay, muli mag-participate po tayo sa mga tagapanayam natin sa tagapagdaloy. Okay, so yun lamang. Magandang umaga ulit. Maraming salamat, Binibining Camar, sa isang napakagandang mensahe. Handa na ba ang lahat na makinig? Handa na ba ang lahat?
Opo. Handa na. Opo. Natin, tayo na ay magpatuloy at magtungo sa pinakahihintay ng lahat, ang pagtatalakay ng ating tagapanayam. Inaanyayahan ko si Binibining Cortez upang ipakilala ang unang tagapanayam sa umagang ito. Magandang umaga. Ang una po natin na tagapanayam ay nakatira sa Barangay Gamuton, Carrascal, Surigao del Sur. Nagtapos ng elementarya sa Carrascal Central Elementary School taong 2011 at 2012. Nagtapos din ng sekundarya sa Carrascal National High School taong 2017 at 2018. Kasalukuyan po siya ngayong fourth year students at naniniwala siya na kung ang wika'y pinag-aralan, tayo'y nagiging kasangkapan sa maigting na pagpapayaman. Pinakikilala ko po sa inyo si Ginoong Erizare Jonathan. Magandang umaga sa ating lahat, lalong-lalo na sa mga ka-major nating nasa first year. Bago ang lahat ay i-share screen ko lang muna itong aking presentasyon. Saglit lamang po at meron tayong konting problema sa pag-share screen. Okay, magandang umaga. Muli magandang umaga sa lahat ng mga first year, no? Para sa unang paksang tatalakayin natin ay tungkol ito sa palitang E, I, at O at saka U. Marahil madalas na nating napapansin na may ilang mga salitang Filipino na may nagaganap na palitan sa mga patinig na E, I, at O, at saka U.
Subalit hindi lang natin binibigyan ng karampatang atensyon. Kaya naman ang paksang ito ay nais nitong linawin at bigyan tayo ng karunungan tungkol sa proseso o mga kaalaman tungkol sa pagpapalit ng mga patinig na ito. Kung ito ba ay natural na nagaganap o hindi. No? Para sa nais ko lang ipagpauna, no, na wala namang batas hinggil sa nagaganap na pagpapalit ng E sa I at ng O sa U. May ilang tuntunin lamang ang dalarila kung kailan ito nagaganap. Kaya umiiral ang paniniwalang isang natural na pangyayari sa mga wikang katutubo sa Pilipinas ang gayong pagpapalit. So nice, bigyang linaw, no, na unang-una sa lahat, wala talagang ipinatutupad na batas hinggil sa palitang ito. Hindi lamang sa paksang ito, marahil maging sa iba pang mga paksang saklaw ng gramatikang Filipino. Isa nga yun kasi sa mga, kung natatandaan niyo nung dinaluhan nating webinar, tayong lahat mga Filipino, di ba? Isa sa mga suliraning kinakaharap ng wikang Filipino ay wala talagang batas. Kaya maraming mga umuusbong na paniniwala tungkol sa mga tuntunin na nakasanayan na nating paniwalaan, pero hindi naman pala yun yung tamang ang tamang proseso. Kaya yun din yung paniniwala nila na natural lang daw na ang palitan ng EI at OU kasi nga wala tayong batas. So bakit pa natin, sabi nga, bakit pa big deal na ipagpalit kung wala namang batas? Yun yung paniniwala nila. Isa pa ay tatlo lamang daw ang titik ng baybayin para sa mga tunog ng patinig. Yun ay tama, hindi ba? Ang baybayin, alam naman natin na meron lamang tatlong patinig at nagsasama o nagsasalo lamang ang mga tunog na patinig ng EI at ng OU. Kaya naman, umusbong yung paniniwala na natural lamang ang palitang ito. Alam ito ni Tomas Pinpin. Kaya nung isulat niya ang aklat na librong pag-aaralan ng mga Tagalog ng wikang Kaftila, noong 1610 ay nag-ukol siya ng mga leksyon hinggil sa wastong pagbigkas ng EOI at OOU. Isa si Tomas Pinpin sa mga naglathala ng aklat na tumatalakay tungkol sa wastong paggamit ng mga o pagbigkas ng mga patinig na EI at OU. Kalakip nito yung pagbabanta na kailanman ay hindi dapat magkapalit o malito ang mga tao sa pagbigkas ng mga patinig na ito. Isa sa mga paniniwala niya ay dahil may mga wikang Kastila daw kasi na halos magkatunog, ngunit kapag binaybay ay magkaiba. Ibig sabihin, ang isa, ang binaybaybay natin, meron siyang patinig na I, samantalang yung isa naman ay may patinig na I. Ang ibig sabihin nun pala, kapag magkaiba ang baybay, ibig sabihin, merong magkakaibang kahulugan ng bawat salita. Ngayon, pansinin natin kung hindi tayo magiging maalam sa pagbigkas ng mga patinig na ito, marahil ay magkakaroon ng miskomunikasyon o pagkalito sa kausap natin kasi maaari nating ibigay yung salita na hindi naman pala yun yung kaukulang kahulugan. Isa sa mga halimbawa nito, ito ang mga halimbawa, itong sa ibaba. Ito ay mga salitang Kastila, Espanyol. Unay ang pekar at picar. Pansinin niyo, di ba, magkaiba ang baybay, lalo na sa patinig na I at I. Ang ibig sabihin ng pekar ay kasalanan, samantalang ang picar naman ay sumakit. So pansinin niyo, talagang magkaiba, malayo yung kahulugan ng bawat salita. Ngayon, kung hindi tayo magiging maalam sa pagbigkas ng mga patinig na ito, marahil ay ang ating masabi sa ating kausap ay mali yung kahulugan. Halimbawa naman, ang keso at kizo. Ang keso ay nangangahulugang cheese o keso sa Filipino. Ang kizo naman ay nangangahulugang gusto. Ganun din ang penya na nangangahulugang sakit. At ang pinya naman ay nangangahulugang prutas o pinya sa Filipino. Ang modo sa Ingles ay mode. Ang mudo naman ay mute. At ang poro ay nangangahulugang pores. At ang puro ay pure. Ngayon, magbigay naman tayo ng halimbawa sa wikang Filipino, no? Nangyayari ito sa atin. Napapansin natin ito sa araw-araw. Halimbawa ay ito.
ang meron at miron. Meron at miron. Ang ibig sabihin ng meron, mayroon. Mayroon ka noong isang bagay na yon. Pagmamay-ari mo. At ang miron naman, ibig sabihin noon ay mga taong nanunood ng sugal. Ang balot ay nangangahulugang balutin ang isang bagay. At ang balot naman ay itlog. Ang mora ay nangangahulugang konsepto. Ang mura ay nangangahulugan namang sa Rigao nun, barato, no? Ang ebon sa Kapampangan at ibon sa Tagalog. Ito, pansinin niyo itong halimbawang ito, no? Ito kasi madalas itong nagiging kantsawa ng mga Tagalog at Kapampangan. Lumaki kasi ako, tumira kasi ako sa Pampanga dati kasi ang mama ko ay Kapampangan siya. So isa sa mga naging kantsawa ng Kapampangan at Tagalog noon, itong salitang ebon at ibon. Ang ebon kasi sa Kapampangan, itlog. Itlog pa yon sa Kapampangan. Ang samantalang ang ibon sa Tagalog, ibon, bird. Di ba kaya ang kantsawa nila dun ay, ang ebon daw sa Kapampangan, itlog pa, samantalang sa Tagalog, lumilipad na. Di ba? So magkaiba yung kahulugan, depende sa gamit at sa gamit ng individual o ng lipunan. Ganon din ang otot, ng daga at utot na kirot sa Pangasinan. Bago tayo magsimula, ay magkakaroon tayo ng isang pagsasanay. Tatawag ako ng mga pangalan at gusto kong piliin nyo sa mga nakikita nyong salita kung ano nga ba ang wastong baybay ng salita. Tatawag ako ng mga pangalan, hindi kasi nakikita dito sa screen. Gusto kong sumagot si Binibining Moleta. Pumili lang kayo. Okay lang kung mali. Wala namang para malaman talaga natin yung kaalaman natin. Si Binibining Moleta, Lenifer. Para sa number one, ano yung wastong baybay ng salita? Ang una ba o yung pangalawa? Nag-e-echo si Binibining Moleta. Kibali, mupili na kong isa. Oo, opo, Binibining. Estasyon kana ikaduha. Ang pangalawa? Sige, malalaman natin yan mamaya. Para sa pangalawa, pakisulat si Moleta. Pangalawa, gusto kong sumagot si Binibining Mugaw Maika. Pangalawang bilang. Okay lang kahit mali para malaman natin. Wala. Okay, si Binibining Missiona Dayan. Para to sa oran nyo. Sige, Binibining. Estelo po yung pangalawa, ay panguna po. Una, sige. Si Missiona. Para naman sa pangatlong bilang, sino ang gustong sumagot? Bernino. Para sa oral. Po. Ako po. Suwaso po, Ginoo. Lakinte po. Sige. Ano na lang po si Anino? Parang narinig ko si Anino kanina. Bernardino po. Ay, Bernardino. O sige, ikaw. Sige, Binibini. Yung pangalawa po. Pangalawa, Disgracia. Sige. Pang-apat. Ako po, Ginoo. O sige, sino yung nag-class? Po. Clar po, Ginoo. Si Clar. Okay, Binibini, Clar. Ang aktibo nating mayor, class mayor. Yung una po, at pangalawa, at pan-anim. Yun lamang po, Ginoo. Estasyon, Estelo, at Kuryente. Inubos niya na. Estorbo, Espiritu, at Kuryente. Kasi marami pa naman tayong pagsasana. Marahil ay nasanay tayo, no? Nasanay tayong bigkasin o baybayin yung mga salitang nasa pangalawa. Pero ang tama, mga ka-major, ay ang baybay na nasa gawing
unahan. Yun yung tamang bye-bye ng mga salitang ito. Ito ay ayon din no dun sa dinaluhan nating webinar na kusina ng talinghaga no. Kinuha ko yung mga halimbawang ito ni Ginoong nakalimutan din. William Nukasa. Ayo si Ginoong Nukasa. Ito ay kinuha ko dun sa mga halimbawa niya, no? Marahil nakasanayan natin yung pangalawang bye-bye, ngunit ang tama ay yung nasa unang bye-bye. Tandaan niyo 'to mga ka-major, no, lalo na sa pagsusulat natin. Marahil ay nakasanayan natin ang mga ito at hindi natin binibigyan ng pansin, kaya hindi tayo aware sa tuntunin. Pero yung tamang bye-bye itong nasa gawing unahan. Malalaman natin 'yan kung bakit. Ngayon dumako tayo sa unang tuntunin, no? Ang disiplina sa pagbigkas. Disiplina sa pagbigkas ng E, I, at O, U. O ang kung bibigkasin nga natin ay E, I, at O, U. Bahagi sa pagdidisiplina sa ating dila ang tuntunin upang maibukod ang E sa I at ang O sa U. Pahihintuin ng naturang disiplina ang balbal na ugaling gawing I ang E sa umpisa ng mga salita, gaya ng mga salitang iskandalo sa halip na eskandalo. Istasyon sa halip na estasyon, estilo sa halip na estilo, at minudo sa halip na menudo. So yung mga halimbawa natin kanina, natatandaan nyo yung sa pangalawang hanay, ayun pala yung mga pabalbal na pagbigkas ng mga salita. Kaya lang, nasanay nga tayo kasi hindi aware yung mga tao sa tuntunin. Ngayon, kung may disiplina tayo sa pagbigkas, no? Pinakaunang tuntunin, disiplina sa pagbigkas, tandaan nyo yan. Ang disiplina ay nakapagpapahinto ng mga balbal na ugali sa pagbigkas ng E, I, at O, U. Kung didisiplinahin din, ay mapipigil ang ugali palitan ng U at O sa gaya ng kuryente sa halip na kuryente, Koreano sa halip na Koreano, donasyon sa halip na donasyon, kumpanya sa halip na kumpanya, at politika sa halip na politika, no? Kapag meron tayong disiplina sa pagbigkas, ay mapipigil din natin yung ugaling palitan ng U at O sa mga binigay kong halimbawa kanina. So hindi pala siya ano, kuryente, no? Nasanay tayo na kuryente. Ito pala ay kuryente. At Koreano, ito ay Koreano. Pero short, oh, hindi siya U. Malalaman natin yan kung bakit sa susunod na slide. Ito. Pangalawa ay ang senyas sa Espanyol o sa Ingles. Sa kaso ng EI, magiging senyas ang E sa mga salitang Espanyol na nagsisimula sa ES upang ibukod sa mga salitang Ingles na halos katunog ngunit nagsisimula sa titik na S. Ang ES, ang E pala, ang pagbaybay natin sa mga salita gamit ang E ay senyas o hudyat. Sabihin natin sign siya para matukoy o maibukod natin yung mga salitang Espanyol sa mga salitang Ingles. Halimbawa, tignan niyo ang halimbawa na eskandalo. Di ba ang ginagamit natin sa Filipino ay eskandalo? Ito ay hango sa wikang Kastilang eskandalo. Kaya ang baybay rin natin ay ES kasi nga galing siya sa wikang Espanyol. Ngayon, kung ang baybay natin ay iskandalo, iskandalo, saan galing yon? Hindi siya Espanyol, hindi rin siya Ingles, kasi ang Ingles, iskandal, no? Hindi siya iskandalo, iskandal ang Ingles. So kapag binaybay natin ang iskandalo ng IS, ay, so ito ay isang balbal na pamamaraan ng pagbigkas. Kaya sanayin natin ang ating mga sarili sa disiplinahin natin ang ating sarili sa pagbigkas ng ES maging sa pagbaybay sa mga salita. Ganun din ang salitang istasyon. Ito ay E sapagkat galing ito sa wikang Espanyol. Hindi natin pwedeng baybayin ito ng IS kasi nga
saan to galing? Eh, ang English nito sa, ang English nito ay station. So, kapag binaybay natin sa English, ang baybay nito ay station, hindi istasyon. At alam naman natin sa mga naunang tagapanayam nung nakaraan, nung unang sesyon ng Vicarunungen, na sa panghihiram ng mga salita, Kastila muna bago Ingles. Ganun din sa salitang espesyal, eskwela, at eskwela. Yun, sabi nga ni Ginoong Palay, yun daw ay mga salitang siyokoy. No, walang hindi Filipino, hindi Ingles, walang pinagbabatayan. Ngayon nga lang, nakasanayan lang natin siyang gamitin kasi yun na yung yun na yung nakasanayan nga natin gamitin kasi hindi tayo aware dun sa tuntunin. Kaya mapalad tayo ngayon na dahil merong KWF na nagtataguyod ng mga tuntuning pang gramatika na may kinalaa sa Filipino. Bagaman walang batas, pero mahalagang sundin ang mga tuntunin. Para naman sa pangatlo, ay ang nagkakaroon ng pagpapalit kapag nagbabago ang katinig. Sa kaso ng O at U, ipinahihintulot ang pagpapalit ng O sa U kapag nagbago ang kasunod na katinig sa loob ng pantig. Nagaganap ito sa pagpapalit ng N sa M kapag nag-uumpisa ang kasunod na pantig sa B o V at P o F. Marahil ay mahirap ang intindihin, no? Kaya pansinin natin yung halimbawa. Ang halimbawang kumperensya na hango sa wikang Espanyol na konferensya. Mapapansin nyo na bukod sa, siyempre ang CIA, babaybay natin SIYA. Nais ko magtanong, bukod sa mga sa CIA, sa CIA, ano pa yung mga titik na napansin yung nagbago o nagpalit kapag binaybay natin sa wikang Filipino? Except nasa siya. Ito yung nakikinig. Ayun. Sige mga first year, magtatawag na lang ako ulit. F at P po. Ah? Binibining mugaw? F at P. F letrang at F at P. Oo, tama. Letrang F at P. Ngayon, binibini, follow-up question. Bakit sa tingin mo napalitan ng P ang F kapag binaybay na pa Filipino? Sige, ang iba. Baka may idea yung iba. Bakit? Ah, sige, sino yan? Bakit napalitan ng P ang F? Mahusay. Ay, wala palang sumagot. Sige, para malaman natin. Oh. Tandaan nyo ito. Hindi ba sa pagbabaybay ng mga hiram na salita, sa Ingles ma ay sa kasi ay sa Espanyol man o sa Ingles, di ba hanggat may panumbas tayo na titik sa wikang Filipino, ay gamitin natin ito bilang panumbas. Halimbawa, ang mga titik na V, may panumbas tayo dyan. Ito yung titik na B. Para naman sa titik na F, ang panumbas natin dyan ay titik na P. Para maging tunog, Filipino. Kasi nga, binaybay na natin sa Filipino. Inadapt na natin siya sa Filipino. Kaya kung papansinin ninyo ang halimbawa sa konferensya, magiging P ang F kasi nga pa-Filipino na yung bye-bye. Ngayon ang tanong, bakit naging M ang N? Magandang ano to, pagsasanay para sa ibang ano tuntunin. Bakit naging M yung N? Kasi po nagpapago ang katinig. Sino yun? Sino yung Puma po. Puma? Okay. Tama si, binibinin ko, nagbago kasi yung patkatinig na F. At alam naman natin na isa sa tuntuin sa pagbabaybay ng wikang Filipino, particular na sa paglalapat ng morpema, no, na kapag ang unang pantig ng isang salita ay nagtatapos sa katinig na M, ang susunod na katinig dito ay B o P. Ibig sabihin, ang M para sa B o at P. So, babalikan natin itong halimbawa. Kapag
hindi natin pinalitan ng N yung conferensya at magiging conferensya ay hindi taliwas na ito doon sa tuntunin natin sa wikang Filipino na kung ang titik ay kung ang unang pantig ng isang salita ay nagtatapos sa katinig na M, ito ay sinusundan ng katinig na P o B. At dahil ang F ay naging P, ang N magiging M. Kumperensya. Kasi nga, hindi pwedeng kumperensya. Taliwas ito sa tuntunin natin sa wikang Filipino. At dito na papasok ang pagpapahintulot na maaring palitan o palitan talaga ang O sa U. No? Isa ito sa mga, tandaan nyo yan ha, nagkakapalit ang O at U kapag may nagbabagong katinig sa loob ng isang pantig. Para sa iba pang halimbawa, ang kumbensyon na mula sa wikang Espanyol na konvensyon, ang V ay napalitan ng B dahil ito ang panumbas natin sa wikang Filipino at ang N ay napalitan ng M sapagkat sinusundan nito ng katinig na B. No, tandaan niyo 'yon. Ang M ay para sa katinig na B o P samantalang ang N ay para sa mga katinig na D, L, R, S, T. Ganun din sa kumpisal. Napalitan ng F ang P ay binapalitan ng P ang F. Ganun din ang N. Convento, conforme, at comportable. Okay. Ngunit tandaan lang natin mga ka-major ano, na hindi sakop ng tuntuning ito ang kumpanya at kumpleto na dapat baybayin kumpanya at kumpleto dahil kumpanya at kumpleto ang orihinal sa Espanyol. Tandaan nyo yan. Ang mga salitang kumpanya at kumpleto pala na dapat baybayin ng KO ay hindi napapalitan, no? Hindi nagiging U ang O kasi nga yung original na pinagbatayan sa wikang Espanyol ay OM na rin yung OM na yung original nitong baybay. So yun, exempted yung mga salitang ito kasi nga ang baybay niya na sa wikang Espanyol ay OM na. So hindi na siya maaaring magkapalit pa. Kaugnay ng tuntunin, malinaw din na hindi dapat gawing U ang O kung N ang orihinal na kasunod sa mga salita gaya ng monumento, kontrata, kontrobersiya, at konsumo. Tandaan nyo rin, no? Na kapag ang sinusundan ng katinig na O ay N, hindi na ito magpapalit. Hindi na ito papalitan ng U. Kasi nga, yun na yung original niyang bye-bye sa Kastila. Yun yung mga accepted dun sa una nating tuntunin. Ngayon naman, dumako tayo sa pang-apat, ang nagkakaroon ng pagpapalit dahil sa epekto ng hulapi. Ano nga ba ang hulapi? Alam nyo ito. Si Binibining Madelo, Sweet Shirley. Ang tamis ng pangalan ni Binibining. Nandito ba si Binibining Madelo? Ano ba ang hulapi? Hello? Gising pa ba kayo? Sige, iba na lang tawagin natin. Sa Mishona po. Ah, sino yun? Mishona. Sige, si Mishona. Bigyan muna natin ng ano ng chance yung iba. Kung wala talaga. Suwaso po. Suwaso, yun. Si Binibining Suwaso. Ano ang hulapi? Ang hulapi po ay ang panlaping inilalagay sa hulihan ng salitang ugat. Halimbawa po, sakahan, tawanan at kainan. Napakahusay, no? Ang hulapi ayon kay Binibining Suwaso ay mga panlaping inilalapat sa hulihan ng salita. Tama 'yon. Ngayon, nagiging E ang E at nagiging U ang O kapag nasa dulo ng salita at sinusundan ng hulapi. Isa ito sa mga tuntunin kung bakit nagbabago ang mga patinig na EI at OU kapag hinuhulapian. Halimbawa ang babae,
Di ba ang original na bye-bye nito ay B-A-B-A-E? Pumanhin na may sipon kasi ako. Pumanhin. Ang babae, no, na ang original na bye-bye ay B-A-B-A-E. E na talaga siya. E ang patinig na ginagamit, hindi I, babae. Babae. Ngayon, kung uhulapian natin siya, magiging I ang E, no? Halimbawa, kababaihan. Ang hulaping ginamit ay han. Kaya naman, ito ang babae, automatic yan na napapalitan ng E kasi yun yung ayon sa tuntunin, no? Ganon din ang biro na kapag binaybay ay hinulapian ay nagiging biruid. Tandaan na, mali kasi na pananatilihin natin yung bye-bye. Mali yung kababaehan, no? Hindi yun tama, tandaan niyo yun. Ang tama ay kababaihan. Biroin, hindi yun tama. Ang tama ay biruin. Pero tandaan niyo lang, no, kapag hinuhulapian lamang yung salitang ugat. Pero kung salitang ugat lamang, ay mananatili siya doon sa original niyang bye-bye. Tatandaan niyo yun, ha, mga ka-major. Ngayon, isa na namang pagsasanay para sa oral recitation ninyo. Tatawag ako ng mga pangalan, ano? Ay, joke, hindi pala ito yun. Halimbawa pala ito. Ah, sige, sige. Ah, sige, isa lang. Sino makapagpapaliwanag sa para sa unang unang salita kung bakit na napalitan siya? Ano yung mga proseso kung bakit napalitan ng E ang I? Napalitan ng I ang E. Sino gustong sumagot o magbigay ng kanya idea? Si Binibining, puro yata mga Binibini, ha? Si Binibining Larong, ay Ginoo pala ito. Magandang umaga, Ginoong Larong. Si Binibining Jane Linaza. Nandiyan ba si Binibining Linaza? Nandito po, Ginoo. Okay, maaari mo ba ang paliwanag ang mga pagbabagong naganap sa unang salita na balae? Balae, balaihin. Pinapalitan po ang patinig na E, A, sa E. Kasi po, dinadagdagan po siya ng hulapinahin. Yun lang po. Mahusay, ano? Kaya siya nagbago kasi nga ayon sa tuntunin kanina na kapag hinulapian ang isang salita, ito ay napapalitan. Ang E ay napapalitan ng I. Pakisulat si Binibining Linaza. Tapos na po. Salamat. Ganon din sa mga salitang bale, na ang ibig sabihin ay, anak, kapag hinulapian ay nagiging pabalihin. Tae, nataihan. Onse, onsihan. Pasuin. Takbo, takbuhan. Tabo, tabuan. Diba? Napapalitan yung mga patinig at nalilipat din yung diin, no? Pero hindi nasakop yun ng ano ko, talakayan ko. Ngayon, ang tanong naman ay, kailan hindi nagpapalit ang mga patinig na ito? No? Kanina kasi, di ba, tinalakay natin na maraming naniniwala na automatic na napapalit, na nagpapalit ang mga patinig na ito. Ibig sabihin, natural lang na napapalitan. Pero ito ay hindi totoo. Dahil hindi po automatic kung nagpapalit ang mga patinig na ito. Hindi po sa lahat ng pagkakataon nagpapalit ang mga patinig na E at I. At ganun din ang O at saka U. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay applicable ang pagpapalit. Ngayon, isa na namang pagsasanay. Para sa hindi po nakapag-oral, chance nyo na ito. Pipili lang kayo kung ang sa unang hanay o sa pangalawang hanay ba ang tamang bye-bye ng mga ng salita. Gusto ko sumagot si Binibining Umapoy. Nandiyan ba si Binibining Umapoy? Dito po. Ano ang sagot?
ang ano ang tama para sa tingin mo? Ang ano? Yung sa pangalawa po. Oh, sa pangalawa. Sige. Para sa pangalawa namang ano, salita, mamaya tatalakayin natin yung tama at maling sagot, ano? Si Binibining Palma, nandito ba? Narito po. Ano ang yung sagot mo para sa pangalawa? Pang yung una po. Yung una, Alon. Okay, apo. Para sa pangatlo, si Bini, ay, sa mga Ginoo naman tayo. Ay, wala yata kayong Ginoo dito. Ako po, Ginoo. Sino yon? Clar po. Okay, Binibining Clar. Para sa akin po ay lahat tama. Para sa iyo ay lahat tama siya. Sige, para sa pangatlo naman, ay itong pangatlong para sa pangatlo. Sa right naman, pala yung Binibining. Ano yan, Binibining? Nasa kanan po yung nasa kanan yung tama para sa iyo. Kanan. Okay? O sige, malalaman natin no kung ano ba sa mga salita ito ang tamang bye-bye sa kapag natapos natin itong sunod na tuntunin. Babalikan natin ito. No? Hindi nagpapalit. Kailan di nagpapalit. Hindi kailangang baguhin ang E at O kapag sinundan ng pang-abay na o nang tumpak ang babaeng masipag at hindi kailangan ang babaeng masipag tumpak ang birong masakit at hindi kailangan ng birong masakit. Baka sabihin nyo, nakakalito naman po Ginoo kasi dun sa unang tuntunin, sabi kapag sinusundan ng hulapi o kapag nilapatan ng hulapi ay napapalitan yung E nagiging I, ganun din ang O, nagiging U. Tandaan nyo, no, na sa tuntuning ito, hindi nagpapalit kapag sinusundan ng pang-ugnay. Magkaiba po ang pang-ugnay sa hulapi. Ang pang-ugnay po ay mga salitang nag-uugnay o nagbibigay ng relasyon sa dalawang salita sa isang pangungusap. Ito yung babaeng, katulad dito, babaeng masipag. So tumutukoy ang sino ang masipag, hindi ba ang babae? Kasi nga nilalapatan siya ng pang-ugnay. Ngayon, kapag mayroong pang-ugnay, sinusundan ng na o ng hindi po magpapalit, no, yung bye-bye. Ganun pa rin po siya sa original na bye-bye. Ang babae ay mananatiling babae. Ganun din ang biro, mananatiling biro. Halimbawa, isa pang halimbawa, laro. L-A-R-O. Kapag nilapian natin, laruin, ang O ay magiging U. Pero kapag nilapatan na, ay kapag sinundan nito ng pag-ugnay, ay hindi magbabago ang O. Magiging larong maganda. larong pambata, di ba ganun? Yun yung tatandaan nyo kapag nilalapatan siya ng pag-ugnay. Isa pa, hindi kailangang baguhin ang E at O kapag inuulit ang salitang ugat. Wasto ang babaeng babae at di kailangan ang babaeng babae. Wasto ang biro-biro at hindi nararapat ang biro-biro. Yun yung tatandaan natin, no? Marami tayong mga salita sa wikang Filipino ang inuulit yung salitang ugat. Ngayon, kapag inuulit natin ito gamit ang gitling, hindi nagbabago yung original nitong bye-bye. Kaya babalikan natin yung pagsasanay natin kanina. No? Para, lalo na sa mga sumagot, no? Okay lang naman magkamali tayo, kaya nga tayo nagkakaroon ng ganitong webinar para matuto. Ano-ano, hindi ano-ano. So mali po yung ano-ano. Ganun din ang alon-alon at hindi po alon-alon. Taon-taon po ang tama, hindi po taon-taon. Piso-piso po at hindi piso-piso. At pito-pito at hindi po pito-pito. Yun po yung tatandaan natin mga ka-major. Kapag po inulit ang salitang ugat gamit ang gitling, binulat ang salita, hindi po nagbabago yung mga patinig na O at I sa hulihan ng salita. Liban na lang po kung ito po ay huhulapian.
Kaya ang ako aminin ko sa totoo lang nung nung hindi pa ako talaga aware sa hindi ko pa alam yung mga tuntunin. No? Kapag nagsusulat ako, lalo na sa mga gawain katulad ng sanaysay. Sige, sulat lang ng sulat, no? Hindi natin alam na yung pala sinusulat natin, yung iba, mali na pala yung bye-bye. Kasi nga, hindi tayo aware yung sa tuntunin. Kaya ngayon, habang first year kayo, sanayin nyo na yung sarili nyo, maging disiplinado kayo sa paggamit at pagbikas ng mga salita para ganun na rin sa pagsusulat, para masanay na rin kayo sa pagsusulat. Okay. Sabi pa rito, maaring nagaganap ang pagpapalit ng I sa I ng, at ng U sa O sa karaniwang pagbigkas ng mga Tagalog, ngunit hindi kailangang isulat maliban kung bahagi ng realismo sa wika ng isang akdang pampanitikan. Ang ibig sabihin pa, hindi kailangan ng tuntunin hinggil sa pagpapalit dahil may mga Tagalog na hindi sinasagawa ang gayong pagpapalit sa kanilang pagsasalita. No, marahil kasi sa ibang mga Tagalog, tandaan no, Tagalog lang, hindi na ganun ka big deal sa kanila kung nagpapalit yung U at O at ang I at ang I sa kanilang pagsasalita. Kasi nga parang ano na eh, natural na kasi yun, sa kanila yun eh, parang yung immune na sila doon sa wikang Filipino o Tagalog na ginagamit nila. Kaya parang hindi na masyadong big deal sa kanila yung pagkapalit sa pagsasalita. Kasi nga parang alam na nila kung ano yung ibig sabihin ng salitang ito kahit na magkapalit pa. Hindi na sila masyadong aware doon. Gayun pa, mantandaan nyo mga ka-major, no? Na para lamang yun o ang tuntunin yun ay para lamang sa mga Tagalog. Ngayon, sa mga hindi Tagalog, iminumungkahi na sanayin o isabuhay natin yung tuntuning ito. Bakit sa tingin nyo, anong dahilan? Na bakit ang mga hindi Tagalog kailangan sanayin ang wastong bigkas ng UO at ng I at saka I? Sinong makapagbabahagi? Wala, sige. No, tandaan nyo mga ka-major na wow. Kasi alam naman natin, no, halimbawa dito sa mga Surigao nun, hindi ko naman nila lahat, pero marami nagsasabi, di ba, na matigas daw talaga yung dila natin sa pagbigkas ng mga salita sa wikang Filipino man o Ingles. Hindi ko nila lahat, no, pero nangyayari, napapansin naman natin yun sa araw-araw nating pakikisalamuha sa iba't ibang tao, di ba? Mayroon at mayroong ganong mga tao talaga na nahihirapan o matigas ang dila sa pagbigkas ng wikang Filipino. No? Medyo maihingay. kasi kapag hindi natin, tayo mga Surigao nun, kapag hindi tayo aware o hindi natin isinasabuhay o sinasana yung ganitong tuntunin, marahil ay maging iba yung kahulugan ng gusto natin ipahiwatig, no? Sa mga kausap natin, kaya nagkakaroon ng miscommunication. Halimbawa, isang karanasan na naman, no, mula ito ay karanasan nito ng aking mga magulang nung no, nagsasama pa lamang sila. Nagsasama, pero kasal sila. I mean, nung bagong kasal sila. Bagong kasal. Si Mama kasi, talagang ano siya eh, Kapampangan talaga si Mama. So sa Pampanga siya lumaki, doon na din siya nagdalaga. Doon na din siya nag-asawa. Eh si Papa, Surigao noon, talagang karaskalanon si Papa. Surigao noon si Papa, so talagang Bisaya. Yung nga, Bisaya yung tawag sa kanya doon. Ngayon, si Mama, inutusan niya si Papa na bumili ng tuyo. Tuyo yung pinamabili ni Mama. Ang tuyo sa Kapampangan ay buyad dito sa Surigao noon. Yun yung tawag sa amin sa Kapampangan. Tapos, pagdating ni Papa, galit na galit si Mama kasi yung dala ni Papa, hindi tuyo. Ang dala ni Papa, toyo. Ang dala ni Papa, toyo, yung tuyo. So, nagalit si Mama kasi ang pinapabili, tuyo, pero ang dumating, toyo. Ang nais ko lang ipapansin dito sa inyo, na bangaban may kinalaman siya sa diin, pero ganun na rin sa pagbigkas, di ba? Kapag kasi naging disiplinado tayo o nasanay tayo sa wastong bigkas ng O at saka U, ay mahihinto yung ganung pagbigkas o
paniniwala, no? Bagaman sentro siya, yung halimbawa ko sentro sa diin, pero nangyayari, di ba? Maraming mangyayari 'yon sa iba na magkaroon ng ibang konsepto yung isang salita o iba yung kahulugan sa nais na ipahiwatig ng kausap natin. Kaya ganun kahalaga yung wastong pagbigkas ng mga patinig na ito. Inoong larong may sipon po ako. Huwag kang ano dyan. Ngayon, dumako tayo sa pang-anim. Kapag bago ang kahulugan. No? Sa kabilang dako, nagaganap ang pagpapalit ng I sa I. I mean, ng I sa I. At U sa O kapag walang ding ang inuulit na salita at nagdudulot ng bagong kahulugan. Gaya sa halo-halo na iba sa halo-halo. Isang popular na pagkaing pampalamig ang halo-halo. Paglalarawan naman ang pinagsamasamang iba't ibang bagay, ang halo-halo. Ngayon, kung mapapansin, matatandaan nyo yung una, yung mga naunang tuntunin, na kapag inulit daw yung isang salita na may gitling, di ba, hindi nagbabago yung bye-bye o yung patinig na O at saka I. Pero kapag inulit yung salita na walang gitling, yun ay nagbabago yung O at U. Nagbabago ang O at napapalitan ito ng U. Kapag walang gitling, yun yung tandaan nyo, no? Kasi nga may iba siyang kahulugan. Kasi kung gigitlingan natin yung salitang halo-halo na ang ibig sabi, ang tapos ang ibig natin sabihin yung pagkain, mali yung kahulugan kasi may bukod na kahulugan yung halo-halo na may bantas at meron ding bukod na kahulugan yung halo-halo na walang bantas. Tandaan niyo mga ka-major na ang halo-halo na walang bantas ay napapalitan. Ang halo-halo na walang bantas ay isang pagkain pampalamig. No, wala siyang bantas na gitling, kaya na palitan yung O ng U. Ganun din ang mga salitang salusalo, nang ibig sabihin ay magkakasama at magkakasabay na kumain yung gitling. Ang salusalo na walang gitling, isang piging o handaan para sa maraming tao. Magkaiba yun, mga ka-major, tandaan nyo. Bato-bato, paraan yung may gitling, paraan ng paglarawan sa daan ng maraming bato. O yung lubak-lubak. Sige, yung ano natin, diba? Samantalang ang bato-bato na walang gitling at U, ibon. Ito ay isang uri ng ilahas na kalapati. So ibon ang sabihin, magkakaiba, no? Kaya maging maingat tayo. Ngayon pa lang, sanayin na natin, lalo na magiging guro tayo sa hinaharap. Bagaman maraming tuntunin sa wikang Filipino at walang batas, pero kailangan nating sundin ito, no? Para maging may kaisahan tayo sa pagtuturo. Para naman sa panghuling tuntunin, tandaan nyo ka-major na walang babaguhin o huwag babaguhin ang dobleng O. Iminumungkahi rin ang paggalang sa ilang salita na may dobleng O kahit sinusundan ang hulapi. Iminumungkahi rin pairalin ito sa ilang salita na may UO gaya ng noo at tuos. Kapag hinulapian, nagiging noohin o tuosin. Ngayon, baka sabihin na naman ng iba, kaway klaro gazud, kay laong kaina kung maghulapi, pulihan, kumanasab, dili nasab. No? Tandaan nyo lang na kapag yung salitang ugat ay mayroong magkasunod na O. No? Kapag yung original na talaga niyang bye-bye, pagkasunod na O, huwag nyo nang babaguhin yung uling O o kahit na anuman sa dalawang O na yun. No? Igalang yung tuntuning ito. Huwag na huwag nyo pong papalitan ng U ang O kapag ito ay magkasunod sa isang salita. Magkasunod na sila. So, pansinin nyo po yung halimbawa na noo na hinulapian po natin. Nagiging noohin. Hindi po siya noohin o U. Mali po yun. Ganun din po ang tuosin, no? Ganun din sa mga magkakasunod na U at O. Huwag nyo na pong pagpapalitin yun. Huwag nyo na papalitan. Mananatili po yung bye-bye nun.
yun po yung tuntuning ito. Igalang po ang mga magkakasunod na O, ganun din ang UO sa isang salita. Kaya kapag nilapatan po natin ng gulapi ang tuos, ay nagiging tuosin pa rin siya, tuos pa rin. Huh? Yung nagbabago lang po, yung hindi magkasunod na O. Yun po yung tatandaan nyo. Ganun din po sa mga halimbawang noon na kapag hinulapian o nilagyan ng panlapi ay magiging kanoonan. So ang salitang ugat ay mananatiling noon. O pa rin po siya. Ganun din ang nood, panoorin ito marahil marami sa atin gumagamit ng baybay na PANU. Panoorin, pero ang wastong baybay po pala ay panoorin, mananatiling o pa rin po siya. Sanayin nyo na po yung sarili ninyo, ganun din po si sa doon. Kapag nilapyatan ng panlapi ay magiging paroonan. Puot, kapuotan, puok, puok, puokin, tuod, tuoranin, buod, buorin, buo, kabuuan. O, pansinin nyo yung buo, no? Mananatili pa rin yung UO, hindi po siya kabuuan o kabuoan. O kabuuan. Buo po, B-U-O. No? Mananatili pa rin po yung ganung bye-bye. Salimuot, mananatiling kasalimuotan. Ngayon, bago ako magtapos, gusto ko lang, baka meron sa inyong gustong magbahagi ng kanyang ideya tungkol sa tanong na ito. Bakit mahalagang sundin ang mga tuntunin kahit na walang batas hinggil sa nagaganap na palitan ng E sa I at ng O sa U? Sinong gusto magbahagi ng kanyang ideya? Hindi ka pwede. Hello mga first year. Sige, tatawag ako ha. Kailan nang mali? Huwag ka mahiya. Kaya nga tayo nagkakaroon ng webinar para malinaw yung mga bagay. Mga bagay-bagay. Si Binibining. Si Binibining Lopio, feeling first year, feeling bata. Okay, si Bi... Nandito ba si Bini... Ay, oh, nandito, chef. Si Binibining Arienza. Alianza. Alianza me. Grabe pa ngayon. Nandito pa si Binibini. Kahit kaunting ano lang, ideya. Bakit mahalagang sundin ang mga tuntunin kahit na walang batas singgil sa nagaganap na palita? Binibining Arianza. Naghuhugas pa daw po siya ng pinggan. Sino na lang? Si Binibining Frias. Ay, sino yung nagsalita kanina? Frias po, Ginoo. Ay, Ginoo yan. Sorry, Ginoong Frias. Sige, maaari ka magbahagi. Mahalaga po sundin ang mga tuntunin kahit po wala itong batas dahil upang po ay maintindihan ng ating kausap ang mga wika na ating sinasalita o kahit pa man tayo ay nagsusulat ng ating mga sanaysay o kahit anong bagay na hinggil sa matamang pagbikas at tamang pagbaybay ng mga salita. Taba, no? Para magkaintindihan, no? Tama si Ginoong Frias, para magkaintindihan, para maging tama o wasto sa pagbaybay, maging sa pagbigkas. Para sa pangkalahatan, no? Ipinatutupad o iminumungkahi talaga ng KWF na sundin yung mga tuntunin para sa tinatawag nating standardisasyon. Kahit walang batas na ipinatutupad. Hanggat may tuntunin, hanggat maaari sundin nating lahat yon para sa tinatawag nating standardisasyon. Kasi yun yung pinaka-goal ng KWF, no? Na kahit walang batas, kahit paano ay maging standard o mayroong standard na sinusunod, yung ating yung mga tuntunin o sa gramatika ng wikang Filipino. Standardisasyon, ibig sabihin, magiging isa, kaisahan ng paggamit ng mga wikang Filipino sa kahit na anong tuntunin, sa kahit na anong aspekto ng wika, no? Ngayon,
mahalagang standardisasyon upang umunlad yung wikang Filipino. Kasi tandaan nyo, mga ka-major, na kapag walang standard na sineset yung KWF o iba pang ahensya, kapag wala tayong tuntunin na sinusunod, magiging watak-watak yung tuntunin, di ba? Marahil ako gagamit ako nito, ano pa kailangan mo, wala namang tuntunin, wala namang batas. Anong pagbabatayan mo na tama yung sa'yo, mali yung sa'kin? Ganun yung mangyayari, no? Pero kapag hanggat sinusunod natin yung tuntunin pinaiiral, nagiging standardisado yung wika. Ganun nandiyan yung mga tuntunin. Halimbawa na lang sa isang pangkat o grupo, kapag ang grupo watak-watak, kapag ang grupo walang tuntunin, hindi uunlad yung grupo, hindi asenso yung grupo, no? Ganun din sa wika. Kapag walang tuntunin o walang sinusunod na mga gabay o pulisiya, ay hindi uunlad yung wikang Filipino. Paano tayo makasusunod sa sinasabing pagpapayaman at pagpapaunlad sa wika kapag hindi natin sinusunod yung tuntunin? Ganun kahalaga yung batas. Hanggat may tuntunin, sundin natin para sa tinatawag nating standardization. Meron ba kayong mga katanungan hinggil sa ating ating talakayan o ilang paglilinaw hinggil sa ating paksa? Pare na kayong magtanong o linawin ilang mga bagay. Mas mabuti na yung klaro. Wala ba? Kung wala, salamat. Sige, bago ako magtapos, ano mga ka-major, binabati ko kayo ng magandang umaga. At saka salamat na rin sa inyong partisipasyon. Huwag sana kayong magsasawa, no, sa meron pa tayong dalawang sesyon para sa susunod na Sabado. At huwag po sana kayong magsasawang makita ang pagmumukha ko sa mga monitor ninyo dahil makikita niyo po ako sa apat na sesyon. No? At nice ko rin pong batiin nga pala yung mga bagong opisyales ng wikang sa Filipino Club, yung mga nadagdag po nating mga opisyales na sinabinibining ang ating bagong lakambini at lakandula. Ang ating bagong lakambini, no, mula sa first year, si Binibining Michelle P. Aragon. At ang ating lakandula ay si Ginoong Sherwin L. Aporbo. So meron para tayong patlaba sa wika ay sa Filipino Club. Sila yung mga bagong nadagdag sa Filipino Club, no? Welcome sa Filipino Club. Masaya dito. O sige, bago ako magtapos, nais ko lamang iwan ang mga katagang ito na kung wika'y pinag-aaralan, tayo'y nagiging kasangkapan sa maigting nitong pagpapayaman. Salamat Karajaw sa iso pagpamati at magandang umagas mga ka-major. Maraming salamat, Ginoong Erzare. Ang ikalawang tagapanayam po natin ay nagmula sa Doyos Carrascal Surigao del Sur na nagtapos ng elementaryang edukasyon sa Carrascal Central Elementary School at sa taong 2011 hanggang 2012. At sekundaryang edukasyon sa Carrascal National High School taong 2017 hanggang 2018. Kasalukuyan po siyang nag-aaral sa Surigao del Sur State University bilang isang fourth-year students at kumukuha ng kursong Bachelier ng Edukasyong Pansekundarya Major sa Filipino. Na naniniwala na ang wika ay susi ng puso at diwa
luya ng tao't ugnaya ng bansa. Lubos ko pong ipinakikilala ang ikalawang tagapanayam po natin sa araw na ito, si Binibining Edmaros Pedra Blanca. Bigyan po natin siya ng isang virtual na palakpak. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang akin pong tatalakayin ngayon ay ang pagpapalit ng D tungo sa R. Ang pagpapalit ng D tungo sa R ay naganap sa pang-abay na din rin, daw at raw. Ang mga salitang ito ay walang pinagkaiba, ngunit pinapalitan lang ang D patungo sa R upang mas maging marulas bigkasin ang mga salita. Alam niyo ba nung unang panahon, walang pinagkaiba ang D at R kung titingnan natin sa titik ng baybayin. Walang pinagkaiba ang simbolo ng D at R. Ngunit sa paglipas ng maraming taon, lalo na nung sinakop tayo ng iba't ibang lahi, ay kailangang paghiwalayin ang D at R dahil mayroon ng mga maraming salita na magiging nakakalito kung hindi natutukoy ang D at R. Ayon nga sa Komisyon sa Wikang Pilipino, dahil wala namang pinagkaiba ang din rin, daw at raw, ay katanggap-tanggap pa rin kung D at R ang gagamitin kung ito ay gagamitin. At hindi ganun ka stricto ang tuntunin sa pagpapalit ng D patungo R ayon sa Komisyon sa Wikang Pilipino. Ngunit mainam na rin na alam natin ang panuntunan upang magkaroon tayo ng bagong kaalaman. Sa kasong din rin, daw at raw, ayon sa tuntunin, gagamitin natin ang R or ang salitang rin at raw kung ang sinusundang salita ay nagtatapos sa patinig o malapatinig. Pag sinabi nating patinig, ito ay ang A, I, E, U, U, at malapatinig naman na W at Y. Gagamitin naman natin ang D o ang salitang din at daw kapag ang sinusundang salita ay nagtatapos sa katinig. Ang katinig ay B, C. Lahat ng hindi ko nabanggit sa patinig at malapatinig, yun ang katinig. Halimbawa, masaya rin, ngunit malungkot din. Ang salitang masaya ay nagtatapos sa patinig na A kung kaya't susundan ito ng salitang rin. Ngunit malungkot din, ang salitang malungkot ay nagtatapos naman sa katinig na T kung kaya't susundan ito ng din. Nauunawaan po ba? Dapat po nating tandaan na kapag ang isang salitang sinusundang salita ay nagtatapos sa patinig at malapatinig, ito ay gagamitin natin ng R o raw at rin. At kapag naman ang sinusundang salita ay nagtatapos sa katinig, ang gagamitin po natin ay D o din o daw. Isa pang halimbawa, gamit ang malapatinig na W. Ikaw raw, ngunit pinsan daw. Ang salitang ikaw ay nagtatapos sa malapatinig na W kaya't susundan ito ng raw. Ngunit pinsan daw, ang salitang pinsan ay nagtatapos naman sa katinig na N kung kaya't susundan ito ng daw. Batay sa unang larawan, sinong makapagbibigay kung tama o mali ba ito? Binibining Umapoy. Nandito po ba si Binibining Umapoy? Naglalaba pa yata. Si Binibining Glidel Pongaron, nandito po ba? Binibining Glidel, wala rin. Si Binibining Cabales. Sino? Si Binibining Rekla, nagtaas ng kamay. Para sa akin po, ang larawan po kanina. Pasensya na. Opo. Para sa akin po, ito po ay mali sapagkat ang dito po niya ay
dapat po rito kasi sa last po na letter ng basura, ito po ay A po. Kaya dapat po R rito po yung ano niya. Yun po. Maraming salamat, Binibini. Tama po, bawal magtapo ng basura. Rito ang tamang sagot sapagkat ang salitang basura ay ang salitang basura ay nagtatapos sa patinig na A. Sa ikalawang larawan, sinong makapagbibigay na kung tama o mali ba? Binibining konte. Si Binibining Dumalaga, nandito po ba? Opo. Binibining Dumalaga? Batay sa ikalawang larawan, tama po ba o mali? Ito po ay tama po. Bakit mo nasabing tama, Binibini? Sapagkat ginagamit, ay sapagkat ang magtambay po ay malapit po na walang huli. Kaya tama po ito, narito ang gagamitin. Maraming salamat. Tama po. Bawal magtambay rito dahil ang salitang magtambay ay nagtatapos sa malapatinig na Y. Kaya't susundan ito ng R. Bawal magtambay rito. Dapat po nating tandaan na yun nga yung batay sa tuntunin, gagamitin ang rito o rin ay gagamitin ang R kung ang sinusundang salita ay nagtatapos sa patinig at malapatinig. Gagamitin naman ang D kung ang sinusundang salita ay nagtatapos sa katinig. Ngunit, ayon sa tuntunin, kapag ang sinusundang salita ay nagtatapos sa ri, ra, raw at try ay mananatiling D. Ibig sabihin, kung ang sinusundang salita ay nagtatapos sa ri, ra, raw at try ay hindi mo na kailangang palitan ang D patungo sa R, kundi mananatili na lamang itong D. Halimbawa, araw daw. Ang salitang araw ay nagtatapos sa raw, kung kaya't hindi mo na ito kailangang gawing araw daw. Mali na iyon. Sa pangalawa naman ay maaari din. Ang salitang maaari ay nagtatapos sa ri, kung kaya't susundan ito ng din. Hindi mo na kailangang gawin itong maaari rin. Hindi na magandang pakinggan. Dumako naman tayo sa tiyakin na pagkakataon na napalitan ng R ang D. Halimbawa, ang salitang dami na nagiging rami, ang salitang dito ay nagiging rito. Dito nagkakaroon ng na napalitan ng R ang D. Karaniwan itong nagaganap kapag napangunahan ng D ang isang pantig o salita na nagtatapos sa A. Halimbawa, ang salitang rito. Ito ay napalitan ng R kung gagamitin natin ang salitang narito o naririto. Hindi mo na ito kailangang gawing nadito. Panatilihin na lamang ang D. At sa salitang dami naman, pag ginamit natin ito ay pwedeng marami. Hindi mo na ito pwedeng gawing madami. Dahil ang nasa unahang pantig, dahil ang unahang pantig ng salita ay ma, kung kaya't susundan, kaya't mananatili na lamang itong, kaya't gagawin mo itong R. Gagawin itong marami, hindi madami. May pagkakataon naman na sa salitang madulas at dali, ang madulas ay panatilihin ang D na lamang at hindi mo na ito kailangang palitan ng R, salitang madulas at hindi mo na ito kailangang gawing marulas. Sa pangalawang halimbawa naman ay dali, pag ginamit natin ito ay madali, panatilihin na lamang ang D at hindi mo na ito kailangan ipalitan ng R. May kaso rin na kahuwig na salita na may nagkakaibang kahulugan dahil sa D at R. Halimbawa, ang salitang madamdamin, nang ibig sabihin ay tigib sa dibdib. At ang maramdamin, madaling masaktan ang damdamin, dito nagkakaroon na magkaiba ang kahulugan sa isang salita. Dumako naman tayo sa kailan ng na maikli at kailan ng na mahaba. Marami pa rin sa atin na nalilito sa wastong gamit ng at ng, kung kaya't ngayon ay tatalakayin ko ang wastong gamit ng mga ito.
una, ginagamit ang salitang nang na mahaba sa kasing kahulugan ng noong. Halimbawa, nang tumunog ang kampana, tumayo si Aida. Pangalawa, ginagamit naman ang nang na mahaba sa kasing kahulugan ng para at upang. Halimbawa, mabilis siyang maglakad nang maabutan niya ang kanyang ama. Pangatlo, ginagamit ang nang katumbas na pinagsamang na at nang. Halimbawa, sobra ng hirap ang dinanas ni Pedro. Pang-apat naman, ginagamit ang nang para sa pagsasabi ng paraan o sukat. Namatay ng todo si Pedro dahil sa sakit. Panglima naman, ginagamit ang nang sa pang-angkop na inuulit na salita. Halimbawa, tawa ng tawa ang mga bata habang naglalaro, kaya't pinabayaan siya ng kanyang ina na manatili roon. Dito nagkakaroon na ginagamit ang nan dahil sa inuulit ng salita, tawa ng tawa. Dumako naman tayo sa mga gamit ng nang na maikli. Ginagamit ang nang na nang kapag may kasunod na pangalan. Halimbawa, si Rizal ang mitsa ng himagsikan. Ginagamit naman ang nang para ikabit ang pandiwa sa pangalan. Halimbawa, binaril ng mga Espanyol si Rizal. Ngunit dapat po nating tandaan na ingatan ang pinagdikit na at ang dahil magiging maiba ang kahulugan nito. Halimbawa, laganap ng himagsik pagbaril kay Rizal. Mali po yun. Dapat pinaghiwalay ng ang kontradiksyon ng na at ang. Ito po ang tama. Laganap na ang himagsikan, himagsik pagbaril kay Rizal. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ang mga salitang rin, din, raw, daw, mga, nang, at nang na mahaba ay mga simpleng Filipino grammar na marahil kinalimutan ng ilan, ngunit kay sarap pa rin balik-balikan at pag-aralan. Naway may natutunan po kayo sa aking talakayan. Maraming salamat po. Maraming salamat, Binibining Pedra Blanca, para sa iyong makabuluhang pagtatalakay tungkol sa paksang nang at din. Papalitan di tungo sa R. Ngayon naman, sana'y buhay pa po kayong lahat at aktibo pa po kayong nakikinig dahil mayroon pa po tayong huling tagapanayam para sa umagang ito. Ang huling tagapanayam po natin sa umagang ito ay pangmalakasan ng Barangay Adlay Carascal Surigao del Sur. Siya ay nagtapos ng pag-aaral sa elementarya taong 2012 sa Adlay Elementary School at sekundarya taong 2018 sa Cantilan National High School. Siya ay kasalukuyang nasa ika-apat na taon sa kolehiyo. At bilang bagani ng wikang Filipino, siya po ay naniniwala na ang wika ay susi ng puso at diwa, tuluyan ng tao't ugnayan ng bansa. Palakpakan po natin ang ating huling tagapanayam, si Binibining Chela May Balili Cortez. Thank you.
magandang umaga sa lahat. Kanina pa ako dito natatawa kasi si Binibining Pedra Blanca, ang bilis. ang bilis-bilis niya talaga magsalita. Okay po. Ang tatalakayin po natin ngayon ay tungkol sa pagbabalik sa mga tuldi. Noong nakaraang Sabado, noong nakaraang sesyon natin, unang sesyon, natalakay na ng isa sa ating mga speaker ang mga tuldik o mga asento. Kung hindi ako nagkakamali, ay si Binibining Omba yung nagtalakay. Pero pahapyaw lang po yun. Ang mga layunin po natin sa araw na ito, na ipaliliwanag ang tuldik o asento. Ito yung tuldik na pahilis, tuldik na paiwa, at tuldik na pakupya. Nakapagbibigay ng sariling halimbawa sa mga salitang may tuldik o asento at nagagamit ang asento o tuldik bilang gabay sa tamang pagbigkas ng mga salitang magkatulad ang baybay, ngunit magkaiba ang kahulugan. Sa Palarila, pinasok ni Lopi K. Santos ang tatlong tuldik bilang sagisag sa paraan ng pagbigkas. Ito yung tuldik na pahilis na sumisimbolo sa diin at haba o salitang mabilis. At tuldik na paiwa, ginagamit sa salitang malumi. At tuldik na pakupya, na para sa salitang maragsa o sa impit na tunog. Halimbawa, ang balat at balat. Ang balat ay isang marka sa katawan ng tao mula sa pagpapanganak sa kanya. Balat naman na pinagtaklob ng anumang bagay na may laman o may buhay o wala. Ang puno at puno. Ang puno ay isang punong kahoy at ang puno naman ay nilalaman o hawak na pinakamaraming posibleng bilang. Magtatanong po ako. Para sa inyo, ano ba ang gamit ng mga ng asento o tuldik ng mga ito sa pagsasalita? Maari ko bang tawagin si Binibining Soya? Si April Misuya, nandito po ba? Narito po, Minibini. Okay po. So ano sa palagay mo ang gamit ng mga ito sa pagsasalita? O sa pagsasalit? Magamit po ng mga tuldik o asyento sa pagsulat o pagsasalita ay upang magkaroon tayo ng pagkaunawa sa isang salita o yung mga pagkakaiba nila paggamit. Dahil sa paggamit natin ng asyento o tuldik, nalalaman natin ang kanilang pagkakaiba. Okay po. So, para sa kay Binibining Soya, para malaman natin ang pagkakaiba ng mga salita. Tama po. Ang gamit ng ito, ang gamit ng mga tuldik o asento, ay ito yung magiging gabay natin sa pagbigkas ng mga salita dahil mayroong mga salita na pareho ang baybay, ngunit magkaiba ang kahulugan. Alaman po natin ito dahil sa bigkas. O sa pagbigkas natin ng salita. Ang balat kayo ay mabilis sa panahon ni Balagtas, ngunit ngayon ay maragsa na ang bigkas, nagiging balat kayo. Ang baka na hindi tiyak o hindi kasigurado ay maragsa, ngunit binibigkas ng iba sa paraang malumi na nagiging baka. Ang kita ay malumanay, ngunit na pagkakamalang malumi na nagiging kita, kaya lumilitaw ang aberasyong gaya ng kitahin sa halip na kitahin. Alam kong
Isang anyo, iba-ibang bigkas. Nagiging komplikado pa ang problema sa pagbigkas kapag sinaalang-alang ang mga salita sa ibang katutubong wika ng Pilipinas na may magkakahawig na spelling, ngunit iba-iba ang kahulugan dahil sa iba-ibang bigkas. So maraming mga salita ang magkapareho tayo sa ibang katutubo na magkapareho ang spelling, ngunit magkaiba ang kahulugan. Halimbawa, ang laya na malumi na unang ginamit noong 1882 ni Marcelo H. Del Pilar bilang katugbas ng libertad sa Espanya. Ang laya naman sa Bicol at Kabisayaan ay isang uri ng lambat na pangingisda. At ang laya ng Ilocano ay tumutukoy sa halamang ugat na luya ng mga Tagalog. At ang laya na maragsa sa Kabisayaan na tumutukoy sa layak ng mga tuyong dahon at tangkay. Binibining suwaso, narito ka pa po ba? Hello? Narito pa. Maaaring mo bang basahin ang ikalawang halimbawa natin? Pali. Ibatan para sa pagpulpul ng dulo. Sisimula ka po sa taas. Lahat po nito. Sige po, Binibini. Pali, sinaunang Tagalog para sa pagpapalitan ng katatawanan. Pali, ibatan para sa pagpulpul ng dulo. Pali, kapangpangan para sa init o alab. Pali, Tagalog para sa organo sa tabi ng bituka, isplen sa Ingles, Ilonggo din para sa naghilom. Maraming salamat, Binibining Suwaso. So nagpapahayag lamang ang mga ito o mga ito na maraming salita na ginagamit natin sa pang-araw-araw na magkatulad sa ibang katutubong wika. Magkapareho, subalit magkaiba ang kahulugan. Kaya't minamabuti o nararapat na gumamit tayo ng mga tuldik o asento upang matukoy ang ibig ipakahulugan ng bawat salitang may kapareho sa iba. Halimbawa nito, yung binasa ni Binibining Suwaso. Dagdag ng mga gamit ng pahilis. May diksyonaryong nagsagawa na nang sumusunod na gamit sa tuldik. Ang una ay tuldik sa salitang malumanay at iminamarka sa itaas ng pantig bago ang huling pantig. Ikalawang tuldik sa mahabang salita. Tatlo, tuldik sa unlaping ma at na na nagpapahayag ng hindi sinasadyang kilos. At ang panghuli, panlinaw na tuldik sa salitang mabilis na may tuldik na patuldok. Ang mga dagdag na gamit na ito ay naglalayo na matulungan ang mambabasa tungkol sa tamang paggamit at pagbigkas ng mga salita. Dahil sabi ko nga na may mga salitang magkapareho sa iba, may mga salitang magkapareho ang spelling, pero iba ang kahulugan. Tuldikan kahit malumanay. Ipinapayo para sa maingat na pagsulat at pagbigkas ang pagmamarka ng pahilis kahit sa salitang malumanay. Mahalaga ito upang matiyak ang bigkas at kahulugan ng isang salitang malumay na may kahawig na anyo, ngunit iba ang bigkas at kahulugan. Halimbawa, saya at saya. Ang saya ay maluwag na pangibabang kasuotan ng mga babae. At ang saya naman ay damdamin kaugnay ng swerte, tagumpay at kasiyahan. Ito yung mga nararamdaman natin. Kung mapapansin ninyo, pag magkapareho sila ng spelling o magkapareho sila ng baybay, ngunit magkaiba sila ng kahulugan. Kalawang halimbawa, yung bukas at bukas. Huli at huli. Yung bukas ay para sa araw ng kasunod ng kasulukuyang araw at ang bukas naman ay maaring makita o mapasok ang loob.
ang huli at huli ay ang huli ay para upang mawala ng layang kumilos ang isang tao o bagay. At ang huli naman o nahuli, hindi siya nakarating o nakatapos sa oras. Binibining Acevedo Lisa, narito po ba? Hello? Binibini? Nagmerienda pa siguro. Sige, si Binibining Conte, Anatalia, narito po ba? O sige, magbigay na lang muna kayo ng halimbawa, iba pang halimbawa bukod sa halimbawa na nakita ninyo. Sino ang makapagbibigay ng iba pang halimbawa? Freyas po, Binibini. Sino po yon? Ginoong Freyas. Freyas po. Sige po. Opo. Ano po yung tubo? Yung tubo? Tubo at... Ay, yung tubo... Tubo. Ay. Tubo. Tubo at tubo. Sige po, ano po ang mga kahulugan ng mga iyan? Ang tubo po ay yung isa yung metal, yung tubo ay yung yung sugar cane syrup. Opo. At yung tubo ay yung halimbawa na lang yung muda ko ang kwarta pag magpautang. Opo, maraming salamat po, Ginoong Priya. Sino pa ang makapagbibigay ng iba pang halimbawa? Elami Orquiza? Joke. Si Binibining Angeli? Larasi ba ito? Nandito ka po ba? Nung hindi pa po nakapag... Ako po, ma'am. Okay po, sino po? Galenda po. Okay po, Binibining Galenda. Ano po ang halimbawa po natin? Binasa po, tsaka binasa. Okay. Ang binasa po ay tinitignan at iniintindi ko ano ang makasulat. Samantalang yung isang binasa naman po is tinapunan ng tubig. Binasa at tsaka binasa. Mahusay po, Binibini. Ngayon, dumako naman po tayo sa unlabing ma na may pahilis. Mahalaga rin ang dagdag na markang pahilis para sa unlapping ma at na nagpapahayag ng kilos o pangyayaring hindi sinasadya. At upang maibukod ito sa kahawig ng baybay, ngunit ibang bahagi ng pangungusap. Halimbawa po, nadulas o aksidenteng nabuwal na iba sa pang-uring madulas, napatay na iba sa namatay, at mahuli na iba sa mahuli. Ang napatay po ay hindi sinasadyang na baril o nasaksak na iba sa pandiwang namatay. At ang mahuli, hindi umabot sa takdang panahon na iba sa mahuli na mabihag ang tumatakas. Okay po. Iba rin po yung nadapa at saka nadapa. Yung masagasaan at nasagasaan, at maligtas at naligtas. Sa kaso po nito, tinitingnan po natin, binibigkas po natin ang mga salitang dapat alam po natin ang mga salitang ating binibigkas. Sapagkat alam ko po na marami sa inyo, marami sa atin na pinagtatawanan natin ang mga ating mga kasamahan sapagkat may mga or nagkakamali sila sa pagbigkas ng mga salita.
Kaya't nararapat lamang na sanayin o hasain natin ang ating mga sarili o magbasa pa tayo, magbasa tayo ng mga impormasyon o mga nasa libro upang mahasa natin ang ating sarili na hindi tayo magkakamali sa pagbigkas. May dagdag na gamit ng pakopya. May eksperimento ngayon na gamitin itong simbolo sa impit na tunog sa loob ng isang salita na nagaganap sa Bicol at sa mga wika sa Cordillera. Ang mga halimbawa, binibining bagasbas, narito ka po ba? Opo, binibini. Maaari mo bang basahin ang mga halimbawa natin? Opo. Limuhin. Ibig sabihin sa tibuli, ibong nagbibigay ng babala ang huni. Tising. Sa tibuli na singsing. Bungaw. Sa Bicol na bangi na iba sa bungaw. Bicol din para sa sakit na luslos. Kasalan. Sa Bicol, kasalanan. Bago, sa Bicol na bago. Hulong, sa Ifugal, patibong sa daga. Makis, sa Ibaloy, pagbati. Pishit, sa Ibaloy, isang seremonyang panrelihiyon na may kantahan at sayawan. Sabot, sa Ibaloy, na ang ibig sabihin ay dayuhan. Yun lang po. Maraming salamat, binibining bagasbas. Excuse me po. Ipinapahayag po, ipinahihiwatig ang impit na tunog sa loob ng salita sa pamamagitan ng tuldik pakopya sa ibabaw ng patinig at gitling pagkatapos ng tuntik. Kung mapapansin po natin, ang tuldik na pakopya ay makikita po natin dito sa unang pantig ng salita. Kasunod po yung gitling, limuhin, tising, bungaw, na ang ibig sabihin sa Bicola ay bangin na iba sa bungaw. Bicol din para sakit na luslos. Kasalan, bago, hulong, makis, pishit, sabot. Yun po. Ang tuldik patuldok, ito yung tinatawag itong tuldik na patuldok at kahawig ng umlaot o diuresis na ito po ang kanyang bantas na tila kambal na tuldok sa ibabaw ng patinig. Halimbawa, when. Ang when sa Ilocano ay katapat ng oo. Ang ken sa Ilocano ay katapat ng din at rin. Ang kit-kit ay pangasinan po ito, katapat ng kagat. At ang siliw sa Pangasinan, katapat ng ilaw. At ang utik sa Pangasinan, katapat ng utak. Panagbenga sa Kankanay, panahon ng pamumulaklak ang ibig sabihin. At ang telo naman sa Meranao ay katapat ng tatlo. Solusyon ito sa kasalukuyang hindi magkasundong ginagawang pagtutumbas ng A at E sa bigkas ng squa, gaya ng darangin at bantugan at bantugin. Ito ay mga salitang Meranao na dapat baybayin ng darangin at bantugin. Ang mabilis na tuldik patuldok bilang dagdag na panlinaw sa bigkas ng salitang may tuldik patuldok, iminumungkahi ang paglagay ng tuldik pahilis kung mabilis ang bigkas sa kasong Sa kasong ito, ang tuldik pahilis ay mailalagay sa dulo ng salita na ang dulong pantig ay may squa.
Ito po. Ito po yung tuldik. Tuldik patuldok at tuldik pahilis sa dulo ng pantig. Halimbawa, aampa kalinge sa ay na ay tamag-inse na ibig sabihin ay binge. Sa agotay man na salitang emet o emet, na ibig sabihin ay pisnge. Sa erenemen, na ibig sabihin ay alak. Sa tagbanwa ng salitang magayen, na ibig sabihin ay maganda. Sa ibatan ng salitang marahit, ang ibig sabihin ay masama. Bilang dagdag na tulong sa mga gumagamit ng computer, narito ang talahayan ng mga dapat tipahin para sa makabuo ng mga titik na may tuldik ng iba at pang espesyal na karakter. Sa A, sa tuldik na paiwa, pindutin lang po natin ang Alt 160 para sa ana pahilis. Tuldik, pindutin po lang po natin ang Alt 133 at para sa ana pakopya, tuldikin lang, pindutin lang po natin ang Alt 131. Gayon din sa I at I, O at Yo. Para sa enye naman, ito yung pindutin po natin ang Alt 165 kapag gumagamit lang po tayo ng computer. Pindutin po natin ang enye. Para sa enye na maliit, Alt 164. Para sa tuldok, sa pagpapantig o gituldok, Alt 0184. At sa pakopya, Alt 0136. Paiwa, Alt 0180. Pahilis, Alt 0096. Sa patuldok naman, Alt 0168. Para sa apostrophe, yung apostrophe pag nagsasalita tayo or may, or yung kinukuha natin ng impormasyon sa taong kinukuha ng impormasyon, ito yung dapat nating pindutin sa computer para madali lang natin mahanap. Alt 0146, at yung gatlang N, Alt 0150, at gatlang M, Alt 0151. Ngunit bago ako magtatapos, yun lamang po. Ngunit bago po ako magtatapos sa ating talakayan, nais ko po bang si Binibining Conte. Nandito na po ba si Binibining Conte? Si Binibining Junicio. Wala po. Si Ginoong Frias. Binibining. Tapos ka na pala. Let's give chance to other. Si... Ano sila, Rasi? Si Luares Jessa. Sino ba?
si Michelle Aragon. Ay, nag-left na. Ay, nag-left. Si Binibining Luares, Jessa. Wala. Ako po, si Ginoong Freyas na lang po. Opo, Binibining. Okay po. Hindi po, may tanong po ako. Mga kasamahan ko dito, puro tawa ng tawa. Nadidistract ako. Ang tanong ko po ay... Nakalimutan ko yung tanong ko. Bakit mahalaga nating isa sa diwa o isa sa isip ang paggamit ng mga tuldik sa pa, sa araw-araw natin ng pamumuhay? Or paano mo ito magagamit bilang isang guro? Paano mo ito magagamit bilang isang guro sa hinaharap? Kapag magiging ganap na po ako na guro, magagamit ko po ito upang ibahagi sa aking mga mag-aaral ang tamang paggamit nito upang sila ay may kaalaman sa kung ano ang tamang pagbigkas ng mga salita. Maraming salamat po. So para po kay Ginoong Freyas, gagamitin niya ba niya po ito para malaman ang totoong para malaman ang tamang paggamit o pagbigkas ng bawat salita. So tama po iyon. So bilang isang guro o magiging guro sa hinaharap, mas mabuti po na maalam tayo sa mga salitang magkapareho ang baybay, ngunit magkaiba ang kahulugan. Dahil po sabi ko nga kanina na maraming salita sa katutubong wika sa Pilipinas ang magkapareho ang baybay, ngunit magkaiba ang kahulugan. So paano natin ito ituturo sa ating mga estudyante o mga mag-aaral kung tayo mismo hindi alam ang mga ibig pakahulugan ng bawat salita? Yun lamang po, maraming salamat. Maraming salamat po sa ating mga tagapanayam. Nakakabilib lang, no? Kasi ang huhusay ng dalawa sa pagtatalakay ng kanilang mga paksa. Inaanyayahan ko po si Ginoong Irizarry at si Binibining Cortez na magpakita. Bukas po tayo para sa mga katanungan. Baka may katanungan po kayo? Baka may katanungan po kayo batay sa aming tinatalakay. Kung wala, maraming salamat sa ating mga tagapagtalakay sa kanilang husay sa pagbabahagi ng kanilang kaalaman at karunungan. Ngayon, inaanyayahan ko si Binibining Bina Espura para sa pagbibigay ng sertipiko sa mga tagapanayam. Magandang umaga sa ating lahat. Ngayon ay igagawad natin ang sertipiko para sa ating mga tagapanayam sa umagang ito. Babasahin ko muna ang nakasaad sa sertipiko. Tala. Republic of the Philippines, Surigao-del Sur State University, Cantilan Campus, Cantilan, Surigao-del Sur, Department of General Teacher Training. Sertipiko ng pagkilala
ay ginagawad kay Jonathan Miguel B. Irizarry bilang pagkilala sa kanyang mga mahahalagang kaalamang ibinahagi sa isinagawang webinar na pinamagatang Wika Runungan 2021 na may timang pagdalumat sa mga tuntunin ng pagbabaybay sa wikang Filipino. Bayanihan ng mga Filipino Meteor sa pagpalambo ng kaalamang pangwika na ginanap sa araw ng Oktobre 32, 2021 na nilagdaan ni Naisa B. Camar ang ating tagapayo, Dr. Teresa E. Alas ang ating department chair, at Myrna S. Loren ang ating OSAS head. Katulad ng sertipiko ay ginagawad kay Edmaros G. Pedrablanca at kay Chelami B. Cortez. Bigyan natin sila ng virtual na palakpak. Maraming salamat. At ngayon po ay papaskill na namin ang aming pasulit dito sa Google Meet. Imiminsahe lang po namin. May isang oras lang po kayo upang sagutan ang pasulit. Naipaskil na po ang pasulit. Maraming salamat sa inyo. At maraming salamat din sa ating mga tagapanayam. Tunay nga na ang wikang Pilipino ay nananatiling buhay, nagbabago at patuloy ang pag-unlad. Ngayon po ay maaari na kayong mag... Ibigay na po natin kay Binibining Camar. Okay, unang-una, maraming salamat sa mga tagapanayam, okay, sa nag-facilitate ng ikalawang sesyon ng Wika Runungan 2021. Okay, lalo na sa mga kalahok natin ng mga first year, maraming salamat sa oras. Balik po kayo mamaya, anong oras sila babalik, Ginoong Irizarry? 1:30 po, Binibini. 1:30 ng hapon? Opo. Okay.